Hey, what's up guys? Welcome sa Katechnik Vlogs. Marahil ay isa ka sa mga taong napakahilig sa mga bagay na kung pag-uusapan ay ang mga bagay na pinaka. Mga bagay na pinakapatok sa paningin ng iyong mga mata. Lalo na ngayong tumitindi na naman ang init na ating nararanasan, ay hindi mo maiiwasang maghanap ng angkop na lugar na iyong pupuntahan. At sa video na to ay makikita natin ang ilan sa magagandang puntahan ngayong tumitindi na naman ang sikat ng araw na ating nararanasan. Hindi lamang magaganda, kundi itinuturing din itong pinakamalinaw na tubig sa buong mundo. Kung pag-uusapan natin ay tubig, malaking porsyento ng ating mundo ay binubuo ng napakaraming tubig. Kaya marahil ay isa ka na rin sa mga taong naghahanap ngayon ng magandang puntahan, lalo na ngayong tumitindi na naman ang panahon. Tumitindi na naman ang init ng panahon na ating nararanasan. Napakaraming mga beaches na maaari nating puntahan sa ngayon. Subalit, napakamahal ng mga rintan ng mga ito. At kung hindi naman napakamahal ay napakalayo naman na puntahan ang mga ito. Hindi ba kayo naiingit na sa tuwing kwinikwento ng inyong mga lolo at lola na noong unang panahon ay napakagandang pagliguan ng mga batis at ng malawak na karagatan, na kung ang iyong bahay ay napakalapit lang sa mga batis at dalampasigan? Subalit ngayong dumami na ang bilang ng ating populasyon, ay tila napakalungkot. Napakalungkot isipin na napakaraming tao ang irresponsible sa paggamit ng kalikasan, nagkalat ng mga basura at maling pagpapatakbo ng malalaking kumpanya, pabrika, malalaking planta, at nakakasira sa ating kapaligiran. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. May ilan-ilan pa na bang magagandang paliguan na malilinaw at malilinis na tubig na maaari mong puntahan? Hindi na tayo lalayo pa. Dito lamang sa ating bansa ay matatagpuan ang ilan sa mga lugar na itinuturing na pinakamalinaw rin na tubig sa buong mundo. Number 10, Ulango Island, Cebu, Philippines. Ang Ulango Island ay matatagpuan sa Mactan, Cebu. Mararating ang napakagandang beach resort na ito na may pinakamalinaw na tubig. Sa sobrang linaw ng tubig dito ay nagmimisto lang salamin o kristal ang tubig dito. Bagay na bagay talaga sa iyo ang isla na ito. Mararating mo ang isla na ito sa loob lamang ng 20 minuto sa pamamagitan ng pagsakay ng bangka. Kaya naman sa sobrang gandang pagmasdan ng malawak na karagatan ay hindi na lugi ang magiging gastusin mo dito, dahil mapapawaw ka talaga sa napakaganda at napakalinaw ng tubig dito. Number 9, Romblon Island, Philippines. Ang Romblon Island ay kilala din na pinakadinarayo ng mga turista, mapalukal man yan o international. Hindi nakatakataka dahil sa napakalinaw at malakristal din ng tubig dito. Kaya naman marami ng mga turista ang ilang beses nang binabalik-balikan ang lugar na ito. Bukod sa napakagandang pagliguan ngayong summer ay napakaprisko ng hangin na iyong malalanghap dito. Makikita mo rin at mamamasdan ang napakaraming isda sa ilalim ng karagatan dahil napakalinaw ng tubig sa islang ito. Number 8, Zamboanga del Sur. Molive, Zamboanga del Sur. Nagsasawa ka na ba sa tubig maalat? Subukan mong maligo sa tubig na bang na ito. Napakalinaw din ng tubig dito. Namamalaging inaalagaan ang ilog na ito para sa maraming turista na dumarayo dito. Nagmimisto lang kristal at napakalinis ng tubig dito. Kaya naman ay mai-enjoy mo talaga ang lumangoy at magbaba dito kasama ang napakaraming isda. Hindi mo maaalintana ang napakainit na panahon ngayon dahil sa sobrang lamig ng tubig sa batis na ito. Number 7, Coron Island, Palawan, Philippines. Tayo mga Pilipino ay isa rin sa naghahangad na mapuntahan ang napakagandang lugar na ito. Itinuturing ito na isa rin sa pinakamagandang malaparaisong lugar sa buong mundo. Dahil sa likas na kilala na ang lugar na ito ay hindi mo makakaila na maraming tao ang pumupunta dito
dahil sa napakaraming pwedeng gawin kapag nakapasyal dito. Ang malaparaisong lugar na ito ay isa rin sa may pinakamalinaw na tubig sa buong mundo. Sulit na sulit talaga kapag nagbakasyon dito. At bilang isang Pilipino ay may pagmamalaki natin na mayroon tayong naggagandahang pasyalan at napakalinaw na tubig sa buong mundo. Number 6, Haydn Rock Pool Nipa. Ang Haydn Rock Pool Nipa na ito ay matatagpuan sa Davao. Mas kilala ang resort na ito sa tawag na Clear Ocean in Davao. Pangalan pa lamang ay clear na talaga ang tubig dito. Tulad ng napakaraming resorts, beaches na nagkalat sa mundo ay ang resort na ito rin ay ang may pinakamaraming pwedeng gawin. Nasa iyo kung paano mo ito mai-enjoy. Paano mo mai-enjoy ang lugar na ito. Pero priority pa rin ang iyong kaligtasan. Number 5, Britannia Island, Surigao del Sur. Ang isla na ito ay napakasarap pagmasdan kung ikaw ay nasa mataas na lugar. Bagay na bagay ito sa mga taong naghahanap ng kapanatagan at gustong mapag-isa sa buhay. Likas na maganda ang isla na ito ay masasabi mong sariwa ang hangin na malalanghap mo dito dahil walang pabrikang malapit sa lugar na ito. Number 4, Enchanted River Hinatuan, Surigao del Sur. Ang ilog na ito ay mistulang kulay asul. Mistulang kulay asul ang tubig nito. At kapag iyong pinagmasdan ay napakalinaw ng tubig nito. Ito ay pinangangalagaan ng lokal ng pamahalaan para manatili ang kaayusan at kalinisan ng batis na ito. Nakakalangoy ka din dito na kasabay mong lumalangoy ang napakaraming mga isda. Kaya naman mai-enjoy mo talaga na magbabad sa batis na ito samantalang napakainit ng panahon ngayon. Number 3, Punta Venas Verde Resort, Dinagat Island Province. Ang resort na ito ay tinaguri ang Venas Verde dahil napakalinaw ng tubig dito at nagmimistulang salamin. Nagmimistulang salamin na ito kapag iyong pinagmasdan sa malapitan. Siguro ay bibigyan ko na lang kayo ng mga ilang segundo para kayo na mismo ang humusga dito. Your dream is possible. Number 2, Mualboal, Cebu, Philippines. Magagandang tanawin, mapuputing buhangin, malilinis at malinaw na tubig na malaalasalamin. Kapag pinagsama-sama mo ang mga ito ay mapapahanga ka talaga sa iyong makikita. Lalayo ka pa ba? Mga naggagandahang lugar na pwede mong pagbabaran ngayong tumitindi ang init ng panahon na ating nararanasan. Number 1, Karamoan Island, Philippines. Ang Karamoan Island ay itinuturing na Little Palawan ng Philippines dahil sa malaparaiso din namang ang ganda ng lugar na ito. Sa sobrang linaw ng tubig dito ay makikita mo ang kailaliman ng dagat dito. Bagay na bagay din ito sa mga taong mahilig tumuklas ng mga kakaibang ganda ng Pilipinas. Ikaw, alin sa mga lugar na ito ang napuntahan mo? At alin sa mga lugar na ito ang gusto mong puntahan? Comment ka naman sa ibaba ng ating video at nang malaman ko kung anong sagot mo. Your dream is possible. What's up guys? Welcome sa Kateknik Vlogs. Tayo mga Pilipino ay napakahilig natin sa mga bagay na nakakamangha. Mga bagay na nakakaiba sa paningin ng ating mga mata. Kaya naman sa video na to ay pag-uusapan natin ang ilan sa mga bahay na sadyang matitibay at ilinisin nyo talaga para mapangalagaan at maproteksyonan laban sa masasamang tao, maging sa mga pagbagyo, lindol at iba pang kaori nito. Maging ang pinag-uusapan ng maraming tao na zombie apocalypsis. Kung sakasakali man na magkakatotoo ang mga ito. Gaya na lamang ng modernong bahay na ito na matatagpuan sa Poland.
kilala ang bahay na ito na zombie proof o mas kilala sa tawag na safe house. Inimising nyo ito ng police architect na si Robert Cognesi para mapangalagaan ang kanyang mga kliyente. At ayon pa sa kanya ay hindi lamang zombie proof ang bahay na ito dahil makakasurvive din daw ang bahay na ito sa mga pagsabog gaya na lamang ng nuclear bomb. At ang kagandahan pa sa bahay na ito ay automated ang lahat ng mga pintuan at iba pang mga lagusan nito. At ang nagsisilbi nitong pintuan ng siya rin namang nagiging bakod nito kapag ito'y binubuksan. Mayroon din itong malalaking bulwagan kaya naman hindi magiging madali na pasukin ito ng mga zombie. Isolated house. Ang bahay naman na ito ay matatagpuan sa isang isla sa timog bahagi ng Iceland. Ang isla na ito ay mayroong isolated house.